hello guys, ngayon tuturo ko sa inyo kung paano maglagay ng thumbnail sa ating live stream, sa ating StreamYard. Okay, so kailangan meron ka na naka-prepare na thumbnail na na-edit mo na. Okay, so punta tayo sa Google una. Then type natin yung StreamYard. So halimbawa yan yan, StreamYard. So yan, click natin. Then login lang tayo, StreamYard. So halimbawa ganyan, naka-okay na. Then create broadcast lang natin. Then click natin yung picture natin. So ngayon nakalagay na dito title, description. Okay, lagay natin ng title, halimbawa Silent LS. Okay? Then description, halimbawa welcome to my channel. Yan, welcome to my channel. Then nakalagay schedule for later, create broadcast. Okay, so para malagyan natin guys ng thumbnail, kailangan schedule yung ating live stream. Hindi yung agad-agad siya mag-live stream. Pindutin muna natin yung schedule for later, okay? Schedule natin. So ngayon, pag pinindot mo yung schedule, lalabas yung upload thumbnail image. So tapos yung time kung kailan oras. Then click natin yung upload thumbnail. So ngayon, punta tayo sa gallery. Mapupunta tayo sa gallery. So ngayon, pipilit tayo dito yung mga inedit, yung inedit natin na ilalagay natin thumbnail. So ilalagay natin siya. Okay, halimbawa ito. So yan. So nandiyan na siya. Ngayon, apply lang natin yung picture na gagawin thumbnail. So apply lang natin. So ngayon makikita natin nandiyan na siya. Meron na siyang thumbnail. So ngayon, meron na siyang thumbnail. Ngayon, edit naman ulit natin yung pizza kung kailan tayo magla-live stream. Kung ano na schedule natin, okay? So, halimbawa ganyan, isit ko ng 12. So, ngayon sa 12 na yan, makikita nyo nakapula siya. The broadcast must be scheduled for the future. Kung kailangan ano siya, so schedule na siya sa ano, future. Hindi yung ngayon mismo, okay? So, hindi siya pwede. So, ngayon, i-sit uli natin siya ng 16:00 PM. So, hindi pa rin. So, ibalik natin sa 11. Okay? Yan, 11. 11:55 lagay natin, okay? So, PM. So okay na siya, wala na siyang pula, wala na siyang nakalagay doon. So create broadcast lang natin, okay na siya. Okay? Create broadcast and then so ayan na siya, schedule na siya guys. So ngayon, punta tayo dito sa tatlong dot na yan, pindutin natin. Then enter broadcast studio, okay? Punta tayo dun sa ano, enter broadcast studio. So ayan na siya, pupunta na siya sa broadcast studio natin. Then continue lang natin. So ngayon, makikita mo yung ano natin, schedule dun na mismo siya sa YouTube. Pumasok na siya sa YouTube ano mo. So nakasit na siya. So pwede na siya mag-like dyan kung ano. So nandiyan na yung set reminder, kung ilang oras pa yung ano mo. So ganyan na siya guys. So okay na siya, naka-set na siya, naka-schedule na siya. Okay, so ganyan lang kadali guys. Pero kapag ka naman pupunta ka doon sa live mismo na, kung magla-live ka na, so balik ka ulit doon sa StreamYard. Then click mo yung enter broadcast. Okay, broadcast studio. So ayan na siya. Then dito kasi sa ano, Google, hindi siya gumagana. Doon siya sa ano, kasi pag iPhone, iOS, punta ka sa Safari. Okay? Dapat na sa Safari ka.
sasapari mo siya bubuksan. Okay, ayan na siya. So, interbroadcast uli. So, ayan na siya. Yan, okay na siya guys. Naka-broadcast studio sana. Naka-broadcast ka na. So, ngayon, hindi pa siya naka-live guys. So, ngayon, punta tayo uli doon sa Enter Broadcast Studio. Okay? So, nandyan lang yung ano. Ayan, Broadcast Studio. So, pagka naka-broadcast studio ka na, ayan na, nakalagay schedule. Tapos ngayon, nandito yung comments, banner, brand. So, ngayon, hindi ka pa nakalive guys. Yun, sa baba, nakalagay go live, pipindutin mo siya. Diyan mo siya pipindutin. And then, pagka napindot mo yan, yan, automatic na magla-live ka na. So, ganyan lang kabilis guys. Pagka na ano mo yung go live, okay na siya, naka-live ka na. So, napakadali lang guys. So, sana matutunan nyo. So, yun lang guys. Maraming salamat.